Nakita po yung steps. Sige, tingnan po natin. Region 3. Pwede po bang pakibigay yung unang step na nakita ninyo doon sa framework, sa explicit teaching or explicit instructional framework? Asan po yung Region 3? Ay, naiba ang mga... Okay. Nahawa na po kayo sa akin, ha? Paikot-ikot. Region 3? Immediately after the presentation of the lesson, there was modeling by the teacher, then followed by guided practice. Then I also... okay. Una lang pala. Ayan po. Ayan po. So, to me, after the presentation of the lesson, there was modeling by the teacher. Si Ma'am talaga excited much. Para po sana mabigyan ng pagkakataon yung iba. But Ma'am is correct, no? Our colleague from Region 3 is correct in saying that the first step is sometimes called presentation, introduction, priming. Ayan na naman po tayo. Baka magkagulo na naman tayo sa terminology. Basta, yung pong unang-una has something to do with introducing the lesson. Okay? So, at least po malinaw yung bahaging yon. Medyo iba-iba po siguro yung tawag sa iba, pero ang punto, ang nilalaman, parehas lang. Kumbaga sa soft drinks lahat yan. Minsan ang tawag Coke, minsan Pepsi, minsan Pop. Di po ba? Ano pa po yung iba? RC, tama. Ayun po raw yung may sari-sari store po sa bahay si tita sa probinsya. Yung RC po ang pinaka mabili. Kaya hindi na po siya nagtitinda ng Coke kasi walang bumibili. Tama. So, RC, Pop, Coke, o Pepsi, whether zero, light, kung ano-ano pa man, bawal lang lahat yan sa mga may diabetes. Okay. Yung ikalawa po, may natatandaan, yung ikalawa, punta tayo sa, okay, nag-volunteer si ma'am. Region 8. Yung ikalawa po na bahagi ng leksyon ay yung pagmumodelo ng guro. Pagmumodelo. Pagmomodelo po, minsan baka makita nyo may nakalagay na paglalahad. Okay, minsan may makikita kayo na generalization. Okay. Pero kasama po sa nabanggit na dito sa step na to, hindi mo lang sasabihin yung generalization, kundi imomodelo mo, papakita mo, at meron pang nabanggit sa video ng Think Aloud. So parang yung dapat nangyayari lang sa utak mo para mas maintindihan ng bata, sinasabi mo. Parang mag-isang nagsasalita yung teacher, kausap yung sarili niya. Anyway, it's just verbalizing out loud our thoughts. Ang theoretical underpinning po niyan, masusource natin kay Vygotsky. Sino pa po ang gustong magsalita tungkol naman sa susunod na hakbang doon sa pamamaraan na ginamit dyan? Yes, ma'am. Good morning from ARM. Ginabayang pagsasanay po ang sumunod na ginawa ni teacher kung saan ito ay ginawa ng buong klase na may patnubay ng guro. Ay, ang galing ng Filipino ni Ma'am. Anong region po tayo? Region ARM po. Region ARM. Ayan. Ito raw po ang ginabayang pagsasanay. Minsan nakikita nyo po pagsasanay na may gabay, guided practice, scaffolded practice. Basta ganun po yung punto. Kasi parang ang nangyayari na po sa puntong ito ay tapos na naipakilala ng guro kung ano yung aralin, at kung ano yung inaasahang magawa ng mga bata, kaugnay ng aralin o paksa. Tapos na rin po sa puntong ito ang pagmomodelo ng guro.
Tapos na yung gawin ko. I do it. Yung guided practice po ay ang gawin natin. We do it. Kaya po may gabay, may scaffolding, may immediate feedback. At ang huli po na nakita, ma'am? Parang ito po ang susunod sa huli, ma'am. Yung pagsasanay o pagpapalawak. Ito yung pangkat ang gawain ng mga mag-aaral na kung sila ay pangkat-pangkat at sila ay nagtulong-tulungan sa bawat isa. Pero nandoon pa rin ang guro na lumilibot at pinapakinggan kung ano ang pinag-uusapan ng bawat pangkat po, ma'am. Wow, anong rehiyon po tayo, ma'am? Nahihiya po ako sa aking Filipino. Pangkat-car po, ma'am. Cordillera. Ayan. So, hindi po totoo ang chismis na yung mga nasa magkabilang dulo ng Pilipinas ay hindi matatas sa wikang pambansa. Yan po ay napatunayan ng ating mga kasamahan sa ARM at CAR na Papa Filipino. Tuloy ako ngayon kahit hindi na Agosto. Ayan po. Takot ko lang po dito sa Cavite, di po ba? Kasi ang Cavite, Filipino rin. Maraming salamat, ma'am, sa inyong nabanggit na mukhang doon sa nakita natin, dalawang gawain ang may gabay. So after pagkatapos gawin ng guro, gawin ko, tapos gawin natin, so may gabay pa rin na may gabay ng guro, tapos gawin nyo. May gabay pa rin ng guro at may tulong ng kapwa mag-aaral. At pagkatapos po nun, gawin ko, gawin natin, gawin nyo, ano po yung sumunod? Ano po yung sumunod? Naalala po natin? Ang pinakahuli ay ang malayang pagsasanay. Na minsan po ay nakikita natin bilang independent practice. Ayan na po ang gawin mo. So, gawin ko, gawin natin, gawin ninyo, tapos gawin mo. Meron pa po bang nakita na hakbang doon sa proseso ng tahasang pagtuturo or explicit teaching, direct instruction? Yun po yung mga alias niya. Alias, apo. Kaya nickname kung gusto niyo po. Mga palayaw. Para close nickname. Meron pa po ang nakita? Ma'am, sige. Sige, ma'am. Karagdagan lang sa sinabi ko po kanina. Doon sa pagmumodelo ng guro, ano, parang napansin ko na inintroduce na ng guro yung cursive way of writing doon. Yun. Yung cursive. Kasi doon sa inilahat niya na mga pangungusap na mayroong larawan, nung gamitin niya yung mga panghalip, isinulat na niya sa cursive way. Yun ang napansin ko. Thank you. Yan, naka-cursive daw po. So parang apat po, no, yung malinaw nating nakita. Yung po makikita nyo sa PowerPoint presentation na merong version na word na ipapamigay na po ng ating mga facilitators ngayon. Back-to-back lang po siya. Halos carbon copy lang po nung nandyan. Yung explicit instruction po na input. Back-to-back lang po yon. Huwag po kayong magugulat kung hindi siya 100% nakagaya nung nakita nyo. Pero ang maganda po kasing malaman tungkol sa tahasang pagtuturo ay ang bahagi na talagang nagmomodelo ang guro at ginagabayan niya yung mga gawain ng mga bata bago sila hayaang gawing mag-isa. Mahalaga po ito kasi sa pag kasi po dun sa pagtaya, mas tumataas ang tsansa ng mga bata na
maipakita na natutunan nila. Ito naman po ay binabahagi sa inyo upang matulungan ang ating mga guro na tulungang magtagumpay ang ating mga bata sa kanilang pag-aaral. Yun lang naman po palagi. We always go back to the kids and their learning. Kasi po dyan, makikita nyo, meron pa siyang application. Ma'am, ano po ibig sabihin nun? Dagdag step pa po yun. Depende po kasi, meron pong humihinto na po sa independent practice. At kung sa tingin nila, pwede na yon na pagpapakita ng mga bata na gets nila, hindi na po nagdadagdag ng application. Kasi minsan yung independent practice, meron siyang application-like component. Basang mahalaga lang po, andun po yung proseso ng paggabay. Pagmomodelo, paggabay, at malayang pagsasanay. Na pwede rin sabihin pagpapakitang gilas na ng bawat bata. Huwag po tayong mabog down doon sa pagkakaiba, sa mga pangalan, sa steps. Isipin lang po natin yung prinsipyo. Ang mahalagang dahilan kung bakit ginagawa ang mga ginagawa. Okay. Ang tanong, bakit po ba kasi may ganyan? Bakit explicit pa dapat? Ano pong tingin ninyo dyan? Ano pong tingin nyo? Pwede pong pag-usapan saglit sa inyong mga grupo? Sa bawat rehiyon? Ano pong tingin nyo dyan? Sumasang-ayon po ba kayo sa bawat pangungusap o hindi po? Ah, sige po, ma'am. Good morning po. Comment lang po. Kaya pala po ganun, struggling learners pala yung pong tinuturuan. Kasi napansin po namin na during the modeling, nga, yung teacher pa ang sumulat, yung teacher pa rin ang, ibig sabihin ko, may, yung teacher pa rin ang bumasa. Kasi kung grade 3 na nga ang bata, inaasahan na that time ay nakakabasa na ang bata at nakakasulat. Kanina lang po kasi nagtataka kami bakit yung guro pa ang nagsulat dun sa chart at yung guro pa rin ang bumasa. Na may pagkakataon na sanang mabasa ng mga bata at masulat ng mga bata kung handa na sila. Yun lang po. Salamat, ma'am. So, sa tingin niyo po, yung unang pangungusap ay bongga. O, sigaw ng bongga, ha, sa inyong grupo kung kayo'y sumasang-ayon sa unang pangungusap. If you agree with... So, mukhang bonggaceous tayo sa una. How about the second one? Tingin nyo po, na-invento po ba yung explicit teaching or explicit instruction para sa mga bago pa lang, mga bata-bata? Tingin nyo po, bongga, bokya? Bongga na lang. Medyo hindi na bonggaceous. Ayan po. Bokya na. Sige. Ayan po yung mga nicknames or aliases kung gusto nyo po na tawagin silang ganon. Direct teaching, direct instruction, explicit teaching. It's the same banana. Okay. Or mango or kung ano pa man pong prutas. Or durian. O sige, para... Or suha, ayan, nagseselosan na. Sige po, wag na nga lang. So, tingnan po natin, no? Pang struggling learners lang ba siya? Pang beginning readers lang ba siya? Wala naman po talaga na binabanggit na para lang sa struggling or para lang sa beginning. Ang punto lang po, meron ng mga pag-aaral na nagpapakita na epektibo. No, epektibo o ano pa nga po yung ibang salita for effective? Mabisa. Okay. Mabisa ang paggamit niyan.
At babalik na naman tayo dun sa competencies, learning outcomes. And if you recall, as you saw in the video, explicit instruction is a kind of teaching procedure where there is a focus on producing specific learning outcomes through a sequence of supports provided to students. Usong-uso po talaga yung scaffolding kahit hindi tayo mga engineers, no? At construction workers. At dahil nga po explicit siya, 'di ba, diretsahan, kitang-kita. Yung dating nangyayari lang sa mga utak natin na hasana kumpara sa ating mga estudyante, yun ang pinapakita natin ngayon. Kaya pati sa video ang sabi po na mapapansin ninyo na gumamit ng think aloud ang guro, etc., etc. Lalo na po pagdating sa teaching modeling, nakikita yan. Ang tanong po, bakit merong ganitong session dito sa multi-literacy and numeracy training ninyo? Kasi napatunayan na po na kapag mas bata ang mga mag-aaral, kailangan po nila yan. Lalo na kapag hindi nila sariling wika. Hindi po natin sinasabi na pag sariling wika, hindi na yan kailangan. Especially lang po. Sipin po natin na mula mother tongue, mag-Filipino, mag-English. Sakop po yan lahat ng multi-literacy. Eh yun pong nakita ninyo, unang wika na lang mga bata yon, yung Filipino. Mga taga-Maynila po ang mga batang yan. Pero ginamit pa rin ng guro. So because they're young, they need more direct instruction in skills and strategies. Yung mga sanay po sa pagtuturo ng mga bata, alam niyo po kung gaano dapat ikaw kabagal at ka-specifico. Tapos dapat isa-isa lang at madalas pa kailangan ulitin mo. Kasi nga po, bata. At meron po talagang pag-aaral na nagsasabi na kung tutuusin po natin, yung pagtinignan nyo yung steps sa explicit teaching procedure, yun po ang mga ginagawa ng mga magagaling na guro. So meron po mga pag-aaral at tinignan nila, ano bang pinagagawa ng mga gurong ito? Bakit sila excellent? At nung tignan po nila yung commonalities, yung similarities nila, yan po pala ang ginagawa nila. Tignan nyo po. They do explicit instruction. Explicit in the sense that they do all those. Di po ba? Saan nyo po nakita yon? They consciously direct student attention toward the focus and the purpose of the lesson, how it begins, etc. Saan nyo po nakita yon? They direct the attention toward the focus and purpose of the lesson. Saan niyo po yun nakita doon sa procedure? Sa modeling, actually, nag-uumpisa pa po ng mas maaga eh. Sa panimula, paglalahad, introduction, nagsisimula na po yan. Sinasabi, di ba, lang diretsahan, matututunan natin ngayon o aaralin natin ngayon. Okay? Matututunan yung gamitin ang mga ito kapag kayo'y nag-uusap. Tapos, how it progresses. Teaching modeling, lalo guided practice. And hopefully, independent practice or application, depende po kung anong level of specificity and detail ang kailangan. Ayan pa po ang mga pinagagawa ng mga magagaling na mga guro. Yung unang tatlo, saan nyo nakikita? Doon sa video or saan nyo nakita sa video? Paglalahad o pagmomodelo. Ayan po, nandun lahat. Diyan po, gusto ko pong bigyan toon ngayon sa puntong ito yung mga nakasulat dyan, yung unang tatlo, kasi dyan po natin makikita na hindi lang basta
pagbibigay ng tinatawag na generalization. Hindi lang po sabing, ginagamit ang kami kapag ganito. Ginagamit ang sila kapag ganito. Generalization lang po yon. Pero bago umabot doon, kailangan na ipakita na. Minsan po kasi yung pagpapakita, pagmomodelo ang nawawala. Ang laging nandoon yung generalization lang. Nawawala yung thinking aloud, nawawala yung demonstration and modeling. Actively monitor and give feedback to students during practice work. Particularly, anong klaseng practice work po? Yung nakita niyo sa video. Saan yung merong feedback and monitoring? Saan po, ma'am? Sa gabayang gawain ng mga guro, ang guro ay ginagabay ng mga bata doon sa paglalaro. So doon nga po daw, no? Doon sa ginabayang gawain na may tahasang pagtugon. Sa kung agaran pala, agaran, immediate, agarang tugon, immediate feedback. Ayan, at eto po, kapag sila-sila nagkakaroon po ng pagkakataon na natututo sa isa't isa kahit paano na-assess nila yung sarili nila. Pero hindi po yan nangyayari ng pagka-formal-formal at nakasulat pa. Nagkakaroon lang po ng pagkakataon ng mga bata. Nang sila-sila at pwedeng makita nila kung okay ba yung ginagawa nila o hindi. Hanggang sa umabot sa malayang pagsasanay. Kaya na po sana dapat ng mga bata pagdating dyan. So kung gusto po nating gabayan ang sarili natin, kung gumagawa ba tayo ng tahasang pagtuturo, ayan po ang mga ibinigay na mga tanong na pwedeng gumabay sa atin. So do I plan tasks and activities for clear and well-defined learning objectives? That's why I had to tell you that for Teacher Eve and her class, that particular lesson that you saw, I specifically stated that in the curriculum guide, the competency called for four pronouns. Kami, sila, hindi ko maalala yung dalawa. Tayo at kayo siguro, no? Pero apat po yun eh. Pero dahil nga kilala niya ang mga mag-aaral niya, pinili niyang hatiin iyon. Pero ituturo rin po niya sa susunod na pagkakataon yung natira pang kalahati ng competency. Gusto ko pong bigyang tuon yon kasi mahalaga po na maiparating natin sa ating mga guro na hindi ibig sabihin na dahil nandyan sa curriculum guide or sa learner's material or teacher's guide ay susundan mo ng 100%. Kasi may mga totoong bata na nasa totoong konteksto. Bakit mo naman pipilitin na apat ka agad kung alam mo naman na hindi pa sila handa sa apat agad? Sabi nga, hindi man pwedeng agad-agad. Hindi po. Eh? Kaya, merong konting pagkakaiba sa kanyang layunin kumpara dun sa nakasulat na layunin sa curriculum guide. Parang kalahati lang nung nakalagay doon. So, ayan po, no? Do I introduce objectives to the students? Is the new learning made explicit? Ayan po, yung question na yan, na ipaparating po ba natin para saan ang kanilang natututunan, ba't nila kailangan yon? Ano ang inaasahang magawa nila sa aralin at pagkatapos ng aralin? Pinapakita po ba natin at minomodelo? Meron po bang pagkakataon? Sapat po ba ang pagkakataon para makapagsanay ang ating mga mag-aaral? Nagbibigay ba tayo ng pagkakataon na
mailapat nila yon sa kanilang buhay, labas ng ating asignatura, o kahit sa labas ng paaralan. Kung gusto pong detalyado at kompleto, ito po ang pwedeng pumasok dyan. Nandyan po yan sa inyong handout po. Hindi lang siya nakabulet. Noon? Ang nakabulet po ay yung mga example ng mga pwedeng sabihin. Pero yung ano po yan, andyan po. What's expected, how it connects. Tingnan nyo po, pumapasok na naman yung schema, prior knowledge. Nung connection yan sa dati na nilang alam, anong connection yan sa dating na pag-aralan, para saan ba yan? Doon po sa inyong handout, may mga dagdag pa po, di ba? Remember yesterday when we read or talked about? Yun po yung ginawa ni Teacher Eve. Doon, ang huli po nilang aralin ay yung kay Butchiki. Kilala niyo po ba si Butchiki? Si Butchiki, ang unang baboy sa langit. Kwento ni Rene Villanueva, ginuhit ni Ibarra Crisostomo. Inilimbag ng Cacho Publishing. Nanalo ng palangka, patimpalak palangka para sa kwento, maikling kwentong pambata. Basta ito po yung kwento ng baboy na hindi kagaya ng kapwa niya baboy. Kasi mahilig siya sa malinis, mahilig siya sa kalinisan. Kaya sabi nga, sino ba yung nagmamalinis na yan? Sabi ng ibang baboy, nagalit. Pati yung mga lamok. Sabi niya, yan, dahil nagmamalinis siya. Wala na tayong tirahan. Dahil ang linis ng kural. Oh, biniyayaan nga raw po siya ng Diyos nung mamatay siya kasi ginawa siyang santa. Santa Butchiki. Ang patron ng malilinis na kural. Oh. Tapos makikita nyo dun sa picture, merong prosesyon. Santa Butchiki. Yun, Santa Butchiki. Oo. Tapos po, meron pang ang sabi raw kunwari ng Diyos. Ang Diyos nga ba, an, yung nagsabi, parang may voice, may narinig na nagsalita, no, doon sa langit. Sabi, anong silbi ng baboy na hindi man lang naging chicharon? Anong, di ba? Hindi mo siya alam. Anong halaga ng baboy na hindi naging lechon? Di, parang ganun. Kasi po, siya naging lechon dahil malinis siya. Nagkaroon po kasi ng peste. So, yung mga namatay dahil sa dumi, na mga baboy, wala. Hindi na sila napakinabangan kahit chicharon man lang. Kasi ano yun, di ba? Anong tawag doon? Yung double dead? Bocha. Ay, grabe kanina. Bongga, bokya, bocha. Very alliterative. Parang yung inyong introductory activity nung isang araw. Very alliterative. Okay. So, yun po. Tapos yung dulo niya, kaya kakatawa din siya. Si Rene Villanueva kasi magaling. Natuto yan sa batibot eh. Yung unang batibot. Sabi pa niya, yung pagkatapos ng kwento, sabi niya, ang kwentong ito ay totoo. Itanong niyo man sa mga baboy. Ganun yung dulo niya. Ayan, si Butchiki, ang unang baboy sa langit. So, yun yung dating aralin. So, kita niyo po na parang magkakaugnay yung mga aralin. At mamaya po, iugnay nyo rin po yung gagawin ninyo doon sa aralin na natapos nyo na. Kung tungkol man yan sa araw sa palengke, sa bruhaha, o kaya tungkol sa ating kaibigang tipaklong na natuto ng magsipag, yan ay si Kamatis. Yan si Peles at ang kanyang kamatis, ang kamatis ni Peles. Madagdag ko rin lang po no, na si Butchiki kasama rin po dun sa exhibit ng 25 paboritong tauhan sa mga librong pambata ng ating mga mag-aaral. Yung ginawa pong survey no 2008, kasama si Butchiki,
kasama rin po si Peles. Kasama si Peles. Si Bruhahaha, hindi. At saka, si Araw sa Palengke, bago pa lang yan eh. 2008 kasi ginawa yung survey. Hindi pa naililimbag noon yung Araw sa Palengke na isinulat ni May Tobias Papa at iginuhit naman ni Isabel Pepper Rojas. Yan. Tapos, ayan na po. Positive approach, we model, we demonstrate, we think aloud. May note po dyan. Kasi, ito po yung meat ng explicit teaching procedure. At kahit daw po gaano kahirap yung kailangang ituro, wag daw nating sasabihin na, oy, makinig kayo ah. Kasi mahirap to. Sige kayo, babagsak kayo mamaya. Hindi. Parang, hindi man siya madali, kailangan pong positive note. No? At, kung pwedeng isa-isa lang, orally and visually, na re-reinforce. Kaya po, di ba, minsan may nakahanda na tayong teaching chart ng generalization, minsan naglalagay pa tayo ng pictures para mas mapadali po sa ating mga bata ang pagkatuto ng bagong aralin. Yan, lahat po yan na kita nyo naman kanina kung gaano siya kaklaro, pakonti-konting hakbang, at pati na yung pag-iisip ng malakas. Ganun. Think aloud. Pwede po ba yun sa atin? Mag-isip ka lang malakas. Okay, ginagamit naman po yon yung think aloud ni Teacher Eve. At ayan, nakita nyo naman po yan. Yung pong sa handout nyo at saka sa PowerPoint, hindi na po dyan nakalagay na guided practice 1, whole class, guided practice 2, group. Hindi po. And ang nakalagay lang po dyan, generic, pwedeng buong klase, pwedeng grupo, pwede rin pong individually. Okay. Yung grupo po, kahit grupo, buong klase, pwede. Paano po yun individually? E di independent na yon. Hindi naman po individual na gagawin ng mga bata, pero yung klase ng gawain may scaffolding pa rin. Kumpara sa independent na talagang sila na. So, kumbaga po, kung writing yan, fill in the blanks pa. Pero, gagawing mag-isa. Yung scaffolding po, yung guidance na naibigay doon, yun na yung inilagay ng mga ibang salita. Ang independent version po noon, wala na. Mag-isa lang magsusulat yung bata. Isang halimbawa lang po yun. Yan. So, dyan po madalas pinapasok yung mga iba-ibang mga interesanting mga gawain, mga laro, at ang mga ano pa mang naghahalina sa mga bata. Hanggang sa umabot dyan. Meron pong maliit na note dyan nagsasabi that some lessons may stop here because this part could have an application-like feature or aspect. Kagaya po nung ginawa ni Teacher Eve, huminto na po siya dyan. At okay lang po yon. Kasi pag tinignan nyo po yung ibang references, humihinto din dyan yung iba. Yung iba naman may application, tapos may eval, may assessment. Ang punto lang, hinay-hinay, sanghakbang pagkatapos ng isa hanggang sa kaya nang gawing mag-isa ng bata. Ganun lang naman po yan. Pati naman po sa ibang asignatura ginagawa yan. Di po ba sa math halimbawa? Kaya nga nagbo-board work, yung teacher muna, pinapaliwanag kung paano gawin, pinapakita. Tapos, okay, pwedeng nakagrupo or tapos ipapakita sa board, tapos mag-feedback si ma'am o kaya si sir. So, yung ganun pong klase ng proseso. At kung gusto nyo po, dagdag pa yan, pwede rin naman, wala pong masama doon. Okay? At eto na po, nabanggit ko kanina para na akong sirang plaka, the core of it all is the teaching or the modeling of the teacher.
Sabi nga, let us teach first before we test. Kasi huwag nating kalimutan na kailangang maipakita talaga sa mga bata. At hindi sapat na sabihin lang yung generalization. Kailangan pong maimodelo sa kanila. So our responsibility as teachers would actually decrease as our students become better and more independent. We know that. And I think this is really our role. We serve as bridges for our students to reach the other side. And we hope to hopefully, happily collapse as bridges when they have learned how to cross bridges themselves and they have reached the other sides and have moved on in their journey. Di po ba parang ganun daw po, no? Nabasa, hindi ko maalala kung sinong unang nagsabi noon, na ganyan daw po ang ating mga papel bilang mga guro at bilang mga magulang. Kaya yung iba po, di ba, pinagtatawanan yung mga pamilyang Pilipino, yung ibang kultura. Kasi daw, may pamilya na't lahat, yung anak mo, ikaw pa rin ang nagpapakain sa pamilya niya. Para bang, sabi ng iba, hindi ba nagkulang daw ang magulang doon kasi hindi natutong tumayo sa sariling paa ang kanyang anak? Tanong lang naman po yun ng iba, pero tanong na may sundot. Diba? Ang gusto po natin, matutong tumayo sa sariling paa ang ating mga mag-aaral para magawa nila ng mag-isa yung kanilang natutunan. Doon po natin makikita na nakapagturo tayo ng mabisa. At kung meron man po dyan, sa alinmang hakbang ang medyo nahihirapan pa ang mga bata, kung kailangang umulit at umulit o magtagal sa isang hakbang, kung yun po ang kailangan ng ating mag-aaral, wala po tayong magagawa. Kundi, hihiramin kong sinasabi ni Pinoy, sundin ang ating mga boss. Sa ating silid-aralan, ang ating mga boss po ay ang ating mga mag-aaral. Okay? So, sa ngayon po, ibalik lang natin yung inyong bongga at bokya kanina. Bongga, ilalagay natin yung botya. Yun na. Naniniwala po ba kayo na yung ganitong klase ng proseso ay pinakamagandang gawin kapag ang mga mag-aaral ay hirap matuto? Okay. Para po ba talaga sa mga nag-uumpisa pa lang ang ganitong pamamaraan sa pagtuturo? Bongga. Intended for them? Ibig sabihin po, pagdating nila sa grade 5, hindi na pwede? So, pwede pa rin. Okay? So, maganda siyang gamitin pag struggling, magandang gamitin pag beginning, pero hindi ibig sabihin para sa kanila lang. Okay? Not limited to beginning readers, not limited to struggling learners, but definitely proven effective by research. Evidence-based, sabi nga natin. Okay? Pati po sa mga estudyante namin, no? Sa kahit sa masters, kasi inag-eksperimentuhan ko rin po yan sa masters at nakita ko po yung pinagkaiba nung last sem sa current sem, na halimbawa, nung, kasi inisip ko po na, gawin ko rin yung ganyan sa bawat aralin ko sa kanila. Mas maganda po yung naging performance nila. Masters na yan. So, naikumpara ko po eh. Kasi iniisip ko, hindi, matatanda na yan. Practitioners yan. So, kaya na nila ng hindi ganon kabusisi. Hindi ganon ka step by step. Hindi po pala. Kailangan pa rin. Alin pa, ma'am? Naman, na-realize ko lang na bakit pala kailangang pahirapan yung mga pupils natin na paisipin sa kung paano gawin. Tapos minsan pinapahula pa natin sila na ano yung pag-aaralan natin. Tapos paano niyo gagawin ito? Gayun pwede pa lang diretsahan kagaya ng na-realize ko kanina yung sa generalization. So nakita natin na
Instead na yung mga bata ang nagbibigay ng paglalahat, so yung guro na mismo ang nagbibigay ng paglalahat. Opo. Siguro po, kaya nakikita pa rin natin na tinatanong ang mga mag-aaral. Meron po kasi din, di ba, na isang suggestion na kung kaya mong i-draw out sa mga bata, i-draw out mo. Pero kung bago nga yung aralin, anong i-draw out mo? Di po ba? Mag-draw out ka ng relevant prior knowledge sa umpisa para i-connect. Pero kung bago yung aralin, medyo mahirap po yata ang mag-draw out. Parang sa ano din po, minsan nakikita ko rin yan, ma'am, dun sa unlocking. Oh, so what do you think the this means? Ganyan, parang kaya mo nga ina-unlock eh. Kasi kaya mo nga piniling i-unlock. Kasi, di ba yung teacher Anne, yung pinapanood natin no, isang araw? Kaya mo nga ina-unlock kasi tingin mo hindi familiar yung mga bata. Hello, good morning everyone. I agree with what you are telling us, ma'am. I also read a lot of literature about explicit instruction or direct instruction, giving proofs the effectiveness of this approach in teaching reading. But we have to reconcile things because what we are telling our teachers in the public school is to use the teaching guide and the learner's module. Okay. Now, in the teaching guide, the approach is already there. On? The approach. Generally, the approach is already there, which is anchored on constructivism. Ano po yung approach? Sorry, hindi ko. The constructivism. The approach is... Constructivism. Also, the approach is already there. The approach is already we there. We have to talk okay. about direct instruction and constructivism. These two are actually standing on opposite corners, right? Okay, to some extent. Okay. Sige, sir. Continue I don't know if I'm right. That's my own understanding. Okay. Now, there is also another concern about the preparation and use of lesson plans. We have Deep Ed Order Number 70, Series of 2012. I know you are aware of that. Dealing as teachers with at least 2 years' experience, including private schools' experience, teaching experience, for them to need not prepare lesson plans. Because they are already provided with teaching guide and the learners are provided with the learner's module. And usually, if you have to go over with the approach, usually the usual approach is the 4 A's, right? We start with the activity. Diba, ganon? I agree with you. It is already in the literature. There are a lot of researches and studies giving us proof the effectiveness of the use of this. But my point is, how shall we reconcile these two things with the teachers, especially in the elementary? Okay, thank you, sir. I think somebody from BEE would like to speak, sir. Because we saw teachers' guides that actually follow that particular teaching procedure. Actually, yun ang sasabihin ko, teacher Portia. Parang ganun po yung mga nakita namin, sir. Okay, yeah. Yun ang sasabihin ko actually na, sir, pasensya sir, na. Sir, pakilala ka muna. Ako po si Gali sa Bureau of Elementary Education. Ako ang in charge ng development ng grade 3 TG ng English. And tumututol po ako, nag-disagree ako sa sinabi ni sir sapagkat ang ginamit naming instructional design sa pag-develop ng grade 3 teacher's guide ay explicit instruction. Grade 3. 1 and 3. Ano ba yung I cannot answer for the other learning areas. I make myself clear that I'm talking about the whole elementary. So I'm sorry ha for that. Because in the sample video that that was presented to us, the lesson was on Filipino. The use of panghalip. So panghalip, I don't know if that was reading, teaching reading.
Panghalip, so, sir, is pronoun. It's among the literacy domains, grammar po. I'm bringing this out for me to be clarified also because my orientation in secondary, at least, I have brought it out for me to be clarified also. Okay. Thank you po. Okay. Si ma'am po. Thank you, sir. Ang ginagamit pa nga pong terminology na nakita namin sa field at saka minsan nakita namin sa TGs ay gawin ko, parang I do it, you, plural na you do it, tapos singular na you do it, we do it, I do it, we do it, you do it. Gawin ko, gawin natin, gawin nyo, gawin mo. Ay! Good morning, everyone. We appreciate the explicit strategies presented by Mom. And I also agree with Sir when he said that there are already activities given in the teacher's guide for the teachers to teacher's guide. However, Sir, those are just suggested activities. It is up for the teacher to modify it suited to the level of the pupils. Thank you, ma'am. DepEd saw it fit to run you through what the basic instructional framework is that in the teacher's guide, so that when we go to the teachers and they realize that they cannot use some of the activities, at least they understand the framework. Like in the case of Teacher Eve, she did not follow explicitly what is in the guide, in the curriculum guide, in the TG, and in the LM because she had to adjust. But she used the same instructional procedure. So if our teachers understand these things, then they could be empowered more in making appropriate decisions for their respective classes and students. Apo. Kasi nga po, pag hindi akma, huwag pong gamitin. Kasi at least meron pong pagsisimulan. E di kung okay siya, ayan na, hindi ka na mag-start from scratch. So, itong pong mga to, lahat mga pagpupunyagi para matulungan ang ating mga guro sa silid-aralan. These are all efforts to help our teachers in their classes.